Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kaganda. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan na iyong binabago sa mga pagdiriwang namin sa iyong pagsagip sa tao. Umulat nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamaraan, pang magpakailanman, at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Ang tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pupurihin
ako'y iniligtas, kaya kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang Poon, siya ay awita ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal, iyong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot. Kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O Poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, Poon. Ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadam ako'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o Poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Matuwid ang dapat gawin, masama ay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sasa atin, ating siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sabagat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta ay hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-roon, sabagat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Pasko at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana Galilea, doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Kapernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Kapernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing,
magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na yon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya't ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang aklat po ni San Juan o ang Ebanghelyo ayon kay San Juan ay tinatawag po minsan Book of Signs. Kasi po ito po ay punong-puno ng mga palatandaan at makikita natin kung paano nagkaroon ng maraming himala, tanda ng presensya ng Diyos. Nandyan po ang maraming pagpapagaling, ang multiplication of loaves, kahit na po ang pagbuhay ng patay. Kaya naman, kinikilala ang aklat pong ito bilang punong-puno ng palatandaan. At sa bahagi pong ito, makikita po natin ang isang panibagong pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Imagine, lahat po ng pagpapagaling, ang presensya po ng Diyos, ang presensya ni Jesus, ay laging naroon siya. But this time, sinabi niya po dito sa official na ito, umuwi ka na dahil gumaling na ang iyong anak. Meron pong distance healing. At sa unang pagkakataon pong ito, pinakita po mismo ng official na ito kung ganong kalalim ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya kay Jesus. Alam niyo po, sa buhay natin, tayo po, no? Kahit mananampalataya po tayo, naghahanap po rin tayo ng mga tinatawag na palatandaan na ang Diyos ay suma sa atin. Ngunit, kapag tinignan din po natin ang ating pananampalataya, para sa isang taong hindi nananampalataya, kahit anong daming palatandaan ang kanyang nakikita, mananatiling tikom ang kanyang mga mata at ang kanyang puso'y nakapinid. Nangangahulugan, wala pong paniniwalang magaganap. Ngunit para sa isang mananampalataya, kahit na ang napakasimpleng bagay, ito po'y magiging tanda at palatandaan na ang Diyos ay suma sa atin. Parang sa atin pong naririto. Yung pong presensya at pagkakataon po natin na tayo ay makasamba, makapunta po rito sa Quiapo, ito po'y isang napakagandang palatandaan na ang Diyos ay nagbibiyaya pa rin sa inyo sa gitna ng maraming paghihirap, problema at suliraning ating pinagdadaanan. Palatandaan. We only need to open our eyes of faith. Nang sa gayon, mas makita po natin, ikaw pala ay pinagpala. You are blessed. Therefore, ang sinasabi po sa ating Ebanghelyo, ito isang napakagandang paalala. Pinagpala ka, kapatid. Huwag ka nang maghanap ng iba. Dahil ang pagpapala na nagaganap sa buhay mo araw-araw, kahit na ang paggising mo, tanda ng biyaya ng Diyos para sa iyo. Ano po ngayon ang implikasyon ng ating pong pagbasa? Inaasahan at hinihingi po sa atin na ipahayag din natin ang ating pananampalataya na sa kabila ng ating pinagdadaanan, malalampasan po natin ang lahat ng mga ito. Kung ganun, mga kapatid, ano man ang problema mo, ano man ang karamdaman mo, anumang hirap ang kinalalagyan mo, sinasabi ng Diyos sa iyo, manampalataya ka, magtiwala ka dahil lahat ng mga bagay na dinadaanan mo, mawawala to in God's time. Tulad ng opisyal na narinito, sinasabi po sa atin, halina, ang pananampalatayang ating pinangahawakan ay ibigay natin at ipahayag natin to sa harapan ng ating Panginoon at ngayon dito sa ating minamahal na Poong Jesus Nazareno.
Yung pagparuwito po natin, isang bagay na biyaya rin ng Diyos sa atin. Dahil batid na alam ko po, lahat tayo ay mayroong idinudulog sa Diyos. At ang dinudulog po natin, we intercede for other people. Yung pong power ng intercession, tulad po ng opisyal na ito, nagpunta po kay Jesus at sinabing, Panginoon, pagalingin mo ang aking anak na naghihingalo. Lahat po ng dasal natin, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. At yung taong mga dumudulog at humihingi ng panalangin, ibulong nyo po sa poong Jesus Nazareno at ito ay kanyang ipagkakaloob. Ito po yung power kung saan ang intersesyon, kung saan ang ating mga panalangin na nagmumula sa ating puso at ating pananampalataya ay magkakaroon ng katugunan. Let us just be patient. Hayaan po nating magtiwala tayo sa Diyos at hintayin natin ang biyaya ng kanyang pagtugon. And in God's time, magaganap at magkakaroon ng kasagutan ang ating panalangin. Hindi lang para sa ating sarili, kundi pati na sa mga ipinapanalangin natin. Alam niyo po mga kapatid, punong-puno po ng mensahe ang ating pong ebanghelyo. Bakit po? Matapos pong malaman ng opisyal na ito, na sinabi ng kanyang mga kasama, magaling na ang iyong anak. Anong oras siya gumaling? Alauna. At yun din ang oras kung saan sinabi ni Jesus, umuwi ka na dahil magaling na ang iyong anak. Alam niyo po kung ano po ang sumunod na tagpo rito? Sinabi po rito sa bahagi pong ito na ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Para po sa ating mananampalataya, sa araw pong ito, tinatawagan din po tayo to witness, to testify. Paano ka hinipo ng Diyos? Paano ka pinagaling ng Diyos? Paano binago ng Diyos ang iyong buhay? Ipahayag po natin ito at sabihin po natin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kakilala natin, sa mga kapitbahay natin, sa mga nasa salubong natin, hinipo ako ng Diyos. Nang sa gayon ang sino mang magkaroon ng relasyon sa atin ay makasumpong ng pananampalataya at muling magbalik sa Diyos. Mga kapatid, sa misang ito, muli tayong dudulog at mananalangin. Hari nawa, pagtibayin ang ating pananampalataya nang sa gayon magkaroon ng kaganapan ang kalooban ng Diyos ng ating poong Jesus Nazareno. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa pagtitiwala, tugunin ng Diyos, Ama ng buong kalugod-lugod, ang ating mga kahilingan. Kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya, ang ating tutugon, Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo, naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse, at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliit ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Itong Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa
at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming sugat. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain na maging kadugudugod sa isang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa paghahain namin sa iyong kami ay magkapakinabang upang sa pagadali sa inang pamumuhay sa libutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo kang aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalugdan at ang pagkamabuti nami iyong kinararangal. Kay kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa umagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman ang matapos sa ngapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong dinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuplod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, marilyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugudugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagaluman ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagdaruan kami ng kapayapaan, pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig
bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, Panginoon. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, wag nawang pababayaang masiphayo. Ikaw ang bugtong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ako'y akayin sa daang matuwid, huwag nawang pahintulutang mabighani. Sa panandalian at wag narilag, ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. At mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno medalyon tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tents sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building, Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office, tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago sa buhay sa amin at bumubuhay sa amin. At siya rin namang magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po idadalasangin natin ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, pinahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo ngayon sa iyong harapan. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong nagpapasalamat. Basbasan mo po rin ang mga daladaling nalang imahin, dasalan, at tugunan ang kanilang mga panalangin. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila na ang pangako nila noong sila'y binyagan na ikaw'y kanilang iibigin, paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.